friend. Nandito na ako sa may tindahan. Tatakal ko ng mga bigas. So, kaya naman ang ginawa mo sa akin. 5 kilo kada isang plastic. Equivalent sa isang family na nasa tent sa pabahay sa Barangay Makina. O yan, nandito na ako. O, tingnan mo naman yan ha, tindahan niyan. Thank you. Maraming salamat sa St. Barbara Church sa Valletta, sa Malta, and of course, sa Filipino Maltese Community. Maraming maraming salamat sa mga kaibigan mo. At sa lahat ng team na tumutulong sa mga taga Tent City. Ang tawag sa kanila ay Tent City kasi sa tent sila nakatira. Eh, makakatanggap sila ng 5 kilo na bigas, gata, safeguard, sabon na panlaba, asukal at saka Nescafe. Start na kami ha. Ano yan? Parang nasukli na kagad ako, wala pa naman akong binibili. Ina, Diyos ko, ang ginawa mo sa akin, nagatangin ka. Malunod ka mamaya. Hindi ka magigiba ang timbangan. Hindi. Oh, okay na yan. Pwede kang tiga 4 na kilo na laang. Tapos si kada isang pamilya, akin yung 1 kilo. Okay. Alam mo nung nakabalita ang mga magbibigay. Nagpapalista ng pangalan na naman. Hindi naman po pwede. Hindi naman sila mga taga Tent City. Marami pala nasa doktor. Oo. Sila naman kasi may pupuntahan sila. Ay, ayaw naman nilang pumunta. Yung sa ibaan. Oo, at saka sa San Tomas. Eh kaso siguro kaya ayaw nila doon, wala naman doon hahanap buhay. Ang alam naman na hahanap buhay. Sa Teneri, ang isang ganito ay 5 kilo. Sa ibabaw niya. Pagdating doon, ituwan. Tapos ay kuwan, bawat isang tent, kung 3 family na nasa loob, 3 ring silya. Gawa ng ang bigas ay ba ang sabon? Doon yung wala yan kasi lalasin yun. Saan? Kuta mo, mabasa hindi ako sana yun, o di mabagay. Ano, may papagawa ka pa? Magsalita ka. Mamaya ulit yung mag-chat-chat mga 6 or 7. Oo, balik. Porte ito na doon. Kasi yung dalawa, yung sa isang pamilya. Yung may ulila doon. Doon, ako. Ang kanyang ama yung namatay na. Iniwan naman sila ng kanyang ina. Doon lang ako nag-aalaga sa kanya. Nagkakalabit.
Diyang nag-aalaga yung kanyang mga ang kanya. Anim silang magkakapatid daw. Oh. Yes. May matang, anong ang pangalan ilang taon niya? Parang 9 years old ata yung panganay na iyon. Diyos ko, mga bata ka dyan. Buti kayo nakakasurvive pa. Eh di yung tiyuhin, yung kapatid ng kanyang ama. Na di nasa pulong. Nasa pulo at nagbibitad. Nagbabati, nagbibitad sila. Nagbibitad sila ng isda, nagtutuyo. Yeah. Ay ngayon, hindi naman sila makapagbitad at bigay recon na lockdown. Mm-hmm. Ay mabuti nga doon may mga nadating na galing sa gobyerno yun. Pero sila, member sila ng 4Ps. Yung ginagawa doon yun, pagkakasahod nga doon ng 4Ps. Kaya nga, bilhin doon sila ng pagkain. Para mga bata nga na may kahatulang pera. May pagkain. Naman ang ganyan. Okay, naku, ate. Kung kayo na alaman kung ganyan ang buhay nyo nung unang panahon. Kasi daming dumating sa akin, kayo na una ko. Mm-hmm. Yung kakawasig ko. Kasi pag yung... Kasi ang liit pa nung gusto. Yung nga daw, ang anak yung nga daw bata ay nilalagnat. Yung daw inuunang nilagnat, inapakita lang daw ang inay gumaling. Baka daw kailangan ng kalingan. Kasi ang natin lang ina, mag-sulay. Wala na nga ang ina, umiwanay na, iniwan na nga sila. Hindi na nagpakita ang ina. Oh no. Meron. Wala ate. Limang piso. Kaya mo nagpalagay? Pupunin mo na. No. Oh, ate. May mga pamangkin ako na. Doon ako sa akin tunay na dugo. Ulag po sa mga. Anim yun ha. Kaya ate, paano kayo nakakasurvive? Adi ito, ako nagbibitad nga ng biya at saka ng pantindep. Ngayon, paano makakapagbitad pagkagan niya? Kinausap ko nga ng person na sinabi ko na o di ang mapapapunta sa kanila 10 kilo tapos eh 1 kilo ng asukal nasabi ko na rin kanina ano kuya? Ay, isa po ba? Sumakan na? Ano siya? Meron wala. Kaya hindi na. O, wala. Nasa? Paano yun doon muna siya? Doon muna siya. Matakot. Bay interview daw eh. Ah, meron ka nga. Hello, baba. Ibig sabihin ba, hindi mo na sinasabi? Oo, oo, tapos ako na. Oo. Wala na eh. Naman pa siya. Maganda ang bigas na ito.